huhukuman na ba agad ang tao pagkatapos na pagkatapos niyang mamatay? Ayon sa Hebreo Kapitulo 9, Versikulo 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito? May mga grupo o mga tao na ang kanilang pagkaintindi sa talatang ito na pagkatapos na pagkatapos mamatay ng tao ay huhukuman agad. Kaya napakadali nilang sabihin na ngayon ay meron ng mga tao na nasa impyerno. Subalit ang tanong ay tama kaya ito? At ang nakasulat sa Hebreo 9:27, ngunit ang Hebreo 9:27 ay hindi nagsasabi na pagkatapos talagang mamatay ng tao ay huhukuman na ito. Kundi ito ay nagtuturo ng isang mahalagang aral na pagkatapos mamatay ng tao ay wala na itong gagawin kundi ang paghihintay na lamang sa isang paghuhukom. Ang Diyos ay may itinakdang araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, araw-araw siyang naghuhukom kasi araw-araw din may namamatay. Ayon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, Versikulo 31 ay ganito ang nakasulat. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Maliwanag na ang tinutukoy rito ay ang Panginoong Hesukristo at maliwanag din sa talatang ito na ang Diyos ay nagtakda ng isang araw. At anong araw ito? Araw ng paghuhukom. Diyos siya na may kaayusan. Kaya yung mga taong nangamatay na, mabuti man o masama, kapwa sila nangatutulog at naghihintay na lang ng tamang panahon kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. At sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, hindi pa bubuhayin ang mga patay na mga suwail, kundi kanyang uunahin na buhayin ang mga taong nananampalataya sa kanya. At ang mga buhay na mga matutuwid ay aagawing kasama ng mga nangamatay kay Kristo at sasalubong sa Panginoong Hesukristo sa mga ulap. At sila ay kasama ng Panginoong Hesukristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya hindi tayo magtataka na maraming mga tao ang naligaw at nagsasabing may mga tao na sa impyerno dahil sa hindi pagkaintindi sa Hebreo 9:27. In the book of 1 Corinthians chapter 14, verse 33, sinasabi rito, "For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the Lord's people." Maliwanag na God is a God of order and not a God of disorder. Kaya when we talk about paghuhukom, may itinakdang araw ang Diyos. At ito ay mangyayari pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Revelation chapter 20, verse 11, at sa mga kasunod na talata ay ganito ang nakasulat. "At nakita ko ang 1 malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon. Nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila." Sa talatang ito may tinutukoy na 1 malaking luklukang maputi. Ito na nga ay ang white throne at may nakalukluk rito. "At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon
sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kung iyong pag-aaralan ng mabuti ang talatang ito, ito na nga ay ang paghuhukom dahil dito ay hinatulan ang mga tao according sa kanilang mga gawa. At kailan ito nangyari? Hinihimo kita na basahin ang buong kapitulo ng Revelation 20 dahil dyan ipinaliwanag na mangyayari ito pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon kasama ang kanyang mga hirang. Kaya ang Hebreo 9:27 ay hindi sinasabing pagkatapos na pagkatapos mamatay ng tao ay hukom na, kundi ito ay tumutukoy sa kasunod na mangyayari after the death. Revelation chapter 20 verse 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Hindi ba't maliwanag ang talatang ito na tinutukoy ang paghahatol o paghuhukom? At dyan, sa paghuhukom na yan, maging ang Hades at ang kamatayan ay itatapon din sa dagat-dagatang apoy. Revelation chapter 20 verse 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ang tatanungin, mahal kong kaibigan, yun bang Hebreo 9:27? Nangangahulugan ba na pagkatapos na pagkatapos mamatay ng tao ay hukom na ba? Maaari mong gamitin ang ating comment section kung ano ang iyong nalalaman tungkol sa bagay na ito, at malugod ko po itong babasahin. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa panonood. May God bless you and see you next time. Goodbye.